Tatalakayin natin sa video nito ang mga halimbawa ng serious misconduct na ground for dismissal of an employee sa Labor Code of the Philippines. Ang video nito ay para sa lahat ng uri ng manggagawa, mula rank and file, supervisors hanggang managers. Good morning Pilipinas, ako si Bacon Palacio, your Tagalog legal educator. Ayon sa Labor Code of the Philippines, ang bawat manggagawa ay may karapatan sa security of tenure. Ibig sabihin lang nito na ang bawat manggagawa ay hindi pwedeng sibakin sa trabaho nang walang grounds for dismissal. Otherwise, ito ay labag sa kanyang karapatan at siya ay considered illegally dismissed mula sa kanyang trabaho. Ang serious misconduct ay ground for dismissal ng isang manggagawa. Tinalakay na natin ito in a previous video, so please click here or here. Sa kasong ito, sinabi ng employee sa kanyang mga katrabaho na masisibak ka kung hindi mo bibigyan si forma ng kambing. Ayon kay employer, ang sinabi ni employee ay bastos at nakakainsulto sa superior ni employee. At ang paninirang puri ay labag sa company policy ni employer. Ang depensa naman ni employee, ang mga sinabi niya ay hindi bastos, nakakasira ng puri o nakakainsulto sa kanyang superior. Ang issue sa kaso na ito ay illegal bang sinibak sa trabaho si employee? Ayon sa Korte Suprema, tama ang pagkatanggal ni employee sa trabaho dahil ang mga pinagsasabi niya ay nakakasira ng moral ng kanyang mga katrabaho. At ang kanyang ginawa ay serious misconduct. Kung may kakilala ka na tanggal sa trabaho dahil sa serious misconduct, ikwento mo yun sa baba. Ngayon, huwag mo lang isama ang kanilang pangalan or yung pangalan ng company. And if you like my video, please give it a like and share mo na rin to sa social media. Sa kasong ito, pinakiusapan ni Professor Employee si Professor Coworker na bigyan ng passing grade ang kanyang pamangkin. Bago pa i-deliberate ni employer ang kaso ni pamangkin, nangampan niya na itong si employee para ma-pressure itong si coworker. Lumapit din itong si employee sa Dean's Council, ngunit napaamin siya na hindi niya pala pamangkin yung estudyante. Hindi nagtagal ay pinag-explain ng school si employee. Ayon sa kanya, kaya lamang niya nagawa ang mga paratang sa kanya dahil naniniwala siya sa merit ng kaso ni pamangkin. Pagkatapos, sinibak sa trabaho si employee due to serious misconduct. Nanalo siya sa labor arbiter, ngunit natalo siya sa komisyon nung umapila ang employer. Ang issue dito ay legal bang na-dismiss si employee? Ayon sa Korte Suprema, legal siyang sinibak sa trabaho. Ang isang teaching evaluator ay nagbibigay lamang ng advice sa student kung paano niya matatapos ang kanyang kurso. At hindi para maging campaign manager nito. Ang pag-pressure ni employee kay coworker at siya ay nagsinungaling na hindi niya pala pamangkin yung estudyante, lahat ng mga ito ay grounds for dismissal dahil ito ay serious misconduct. Sa kasong ito, si employee ay non-teaching staff na isang Catholic school. Nabuntis siya ng hindi kasal kaya sinibak siya sa trabaho ni employer. Ayon kay employer, immoral daw ang pakikipag-premarital sex at ang mabuntis ng hindi kasal. At ang mga ito ay serious misconduct na grounds for dismissal. Ang depensa naman ng employee, wala ang mga ito sa kanilang company policy at wala rin itong kinalaman sa kanyang trabaho. Later on, nagpakasal tong si employee at saka ang kanyang boyfriend. Ngunit sinibak pa rin sa trabaho si employee dahil gumawa raw ito ng scandal sa school at ito'y labag sa Catholic teachings ni employer. Kinampiyan ng labor arbiter si employer dahil yung ginawa raw ni employee ay nakakasira sa reputasyon ng school. Natalo rin sa commission si employee dahil according to the Manual of Regulations for Private Schools, ang disgraceful at immoral conduct ay grounds for dismissal ng isang manggagawa. Kinampiyan din ng Court of Appeal si employer dahil yung ginawa raw ni employee ay nakakaskandaloso. Ang tanong sa kasong ito ay ground for dismissal ng isang manggagawa nga ba ang pakikipag-premarital sex at ang mabuntis ng hindi kasal? Sabi ng Supreme Court, ang immorality ay ground nga for dismissal ng isang empleyado. Ngunit dapat pag-aralan ang kabuuan ng mga pangyayari at ibase ang immorality sa karaniwang pag-uugali ng mga Pilipino. Kung isang gawain ay immoral para sa madlang people, edi ground yon for dismissal ng isang manggagawa. Ngunit kung hindi, edi bawal i-dismiss yung empleyado. Ang dapat lang natin tandaan sa paratang ng immorality ay walang kinalaman ang moralidad ng employer mismo. Paliwanag ng Korte Suprema, kapag ang isang babaeng empleyado ay nakikipag-premarital sex o siya ay nabuntis ng hindi kasal, may dalawang posibleng senaryo. Una, pwedeng makasal yung babae at ang kanyang boyfriend. Pag ganon, ito ay hindi ground for dismissal kasi walang batas na nagbabawal doon at hindi yon immorality. Pangalawa, kung ang babae at ang kanyang boyfriend ay hindi pwedeng makasal, ito ay immoral para sa madlang people at ito ay ground for dismissal ng isang manggagawa.
Base sa mga nabanggit na doktrina, kinampihan ng Supreme Court si employee at sinabi nitong illegal ang pagka-dismiss sa kanya dahil kinasal si employee at ang kanyang boyfriend. Ngunit inutusan ng Supreme Court si employer na bayaran ang separation pay ni employee imbis na reinstatement. Ito ay dahil sa Doctrine of Strained Relations kasi sa kasong ito ay matinding nagsabungan si employer at si employee at hindi na sila makakasabungan pa at hindi yun maganda para sa isang working environment. Sa kasong ito, si employee ay isang clerk sa ospital. Nangutang siya sa dating indigent patient ng kanyang employer. Agad naman niya itong binayaran. At dahil dito, sinibak siya sa trabaho dahil ito'y labag sa company policy against solicitation sa mga indigent patients. Kinampihan ng labor arbiter si employee, ngunit natalo siya sa komisyon. Ang issue ngayon sa Supreme Court ay ground for dismissal nga ba ang pangungutang? Ang sabi ng Korte Suprema, ang pangungutang ay hindi dishonest, hindi rin to illegal at hindi rin to immoral. Sa kasong ito na pag-alaman ng Supreme Court, nagipit si employee kaya ito nangutang. Kaya siya ay illegally dismissed mula sa kanyang trabaho. Kung na-appreciate mo ang ginagawa ko sa channel na ito, please support me on Patreon. Subscribe and hit the bell notification na rin para sabihan ka ni YouTube pag nag-upload ako ng bagong legal education videos. Ngayon alam niyo na mga halimbawa ng serious misconduct sa Labor Code of the Philippines. Sa susunod na video ay tatalakay naman natin ang mga halimbawa ng insubordination. Kung interested ka for more legal education videos in Tagalog, please check the playlist, hindi ko lang alam kung saan susulpot yan dito, na nasa screen mo ngayon. At muli, ako si Bacon Palacio. Salamat at pinanood mo ako and I'll see you in the next video. Bye-bye!